Hi mga Pops, Mark ulit. Welcome sa channel natin. Kung bago ka lang sa channel ko, may likas ako chat DIY para gusto mong mag-subscribe at i-check yung playlist. Okay, so today, magre-review tayo ng isang product na nabili ko kasi yung mugs ko medyo faded na. Gusto ko sanang i-restore yung pagkakaintab. So, susubukan natin yung nabili kong product sa mugs ko. Tingnan natin kung effective ba o hindi. Okay, so ito yung product na susubukan natin. Stainless steel, cleaner and polish na nabili ko 88 pesos sa Japan Home. Ang sabi kasi dito, nakakapag-linis siya and nakakapag-restore ng mga chrome products. Tinanong ko rin naman sa Japan Home kung pwede to sa mag. Sabi, pwede naman. So, titingnan natin ngayon kung sulit ba yung ating 88 pesos or hindi. Okay. So, basahin muna natin yung instructions. Ang sabi, shake well before and during use. So, hold can 12 to 15 inches from surface to be cleaned. Spray area with foam, wipe foam with cloth and or sponge for chrome fixtures, rinse with water. So may dala akong tubig just in case. Okay, so simulan natin sa mags ko sa harap. A few moments later. Ayan guys, so tapos na tayo sa isang mugs. Sinunod naman natin yung instructions. Ito syempre mga guitar marks. Kayo mag-judge kung na-restore ba niya or napakintab ba niya yung ating mugs. Ayan. Diba? Ayos. Mayroon pa ako dyan na mga hindi napunasan. Pero i-rinse ko na lang ng water para mapunasan lahat. Kasi meron din banda doon sa loob. Kayo guys, kayo mag-decide kung sulit ba yung 88. Actually, ang dami pa nito. Uulitin ko lang yung process para doon sa apat na mags. Uy, nagre-reflect na siya ulit. Actually, mas makintab pa to nung una kong nabili. Siguro ganyan siya kakintab. Ayan, ganito. Yung dito siguro understandable kasi medyo maraming watermarks nung pinupunasan ko. So, siguro kung gagamitin nyo to ng madalas, siguro babalik yung chrome finish. Kasi nga, eto nga, oh, diba? Parang bumalik siya sa dating kintab. So, ulitin ko lang yung process and mamaya sabihin ko sa inyo kung
gaano karami yung natira, kung consistent ba yung effects, okay? So ayan guys, in-sprayan ko na yung natitirang tatlo. So I don't think na kailangan nyo pong makita yung video na ito. Siguro after ko na lang linisan, i-videohan natin, and kayo na mag-judge mga paps kong effective ba. Magpo-pause ako ng before and after na picture ng mugs natin. Tapos ko lang linisan lahat yung apat na mugs. So yung harap, hindi ko nirinse ng water para may comparison tayo. Ito based dun sa wipe out cloth, yung likod is rinse with water. So ayan, nandiyan pa nga yung foam, mga tira-tirang foam. Ayan, so compare natin dun sa nirinse ng water, which is ito. Okay. So, ayan. So, yung kabilang side, actually, ganun din. Ito, wipe. So, ayan. Okay. So, ganun din yung harap. Ayan, mga paps. So, tapos na tayo mag-linis ng apat na mugs. Para sa 88 pesos, kayo, tingin nyo, sulit na ba siya? Yung opinion ko kasi, madali siyang, unang-una madali siyang i-apply. Tapos, ang ano, yung price niya is very enticing talaga kasi 88 pesos tapos aerosol siya. Nalilinis, pero yung nare-restore siguro konti, pero para sa akin mas effective siguro yung ano, metal polish na lang para sa mga magsa. Pero yun nga lang, syempre mas may konting effort dun kasi kailangan nyo talagang i-scrub siya. Yung dito kasi, lahat ng naisip ko na way para bigyan siya ng fighting chance. Halimbawa, yon ni-rinse ng water, tapos ginamitan ko pa ng second na basahan, tapos talagang in-scrub ko. Yun lang talaga yung kintad na kaya niyang ibigay. So, para sa akin, rating nito out of 5, siguro 2 lang para sa akin. Sulit ba siya? In my opinion, kung gusto nyo lang ng mabilisang linis, pwede na. Pero kung meticuloso kayo, I think yung metal polish mas maganda pa. Tapos, ano pa ba? Ire-recommend ko ba siya? No. So, ano siya? Thumbs down siya para sa akin. Pero kayo, kung nakagamit na kayo ng product na to, ano ba yung ginawa niyong way para mapakintab yung mga mugs nyo, let me know sa comment section below. Okay. Ayun, sana nagustuhan niyo yung video na to. Kung nagustuhan niyo, bigyan niyo naman ng thumbs up. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na rin kayo. At i-check niyo rin yung mga playlist natin, mga review, mga DIY, mga travel, meron tayong mga vlog. Kung meron kayong mga suggestion, let me know sa comment section. Salamat ulit sa pagsama sa akin sa video na to. Hanggang sa susunod na video natin.